Ito sana sir, nakabukas lagi to. Hindi pwedeng papatayin. Papatayin lang natin to kung baka sakaling may emergency sa central tank. Kung sira yung float valve, yun, doon natin lang papatayin. Pero kung walang problema sa loob, hindi natin pwedeng patayin to sir. Umiikot siya sir kasi gumagamit kayo kasi hindi siya umakyat yung bypass. Okay. Hindi nagkarga yung tanki. Kailangan natin ng pump talaga. Oh. Ang gumagana dito yung bypass? Oo sir, bypass. Kasi hindi gumana yung pump natin, hindi nagkarga yung tanki natin. Okay. Hindi kaya ng bypass, naiyakit yung tubig. Ito yung ano, supply ng Maynila. Ito yung bypass sir. Oh. Yan, packet sa mga unit yan. Oo. Oh. Pero kung gumagana na yung tanki, magkakarga na yung tubig, magsasarap po sa to. Ang gagamitin niya yung bigat na gravity. Tatakpan niya to. Bali ang may nilad, ang susupply niya lang yung sister tank nandun. Pero kung walang laman yung tank eh, siya yung mag-aakyat yung may nilad sa mga unit. Oh, bali ang mangyari, mula dito sa Nawasa, pag hindi namin papaganahin yung motor, pwedeng mag-aakyat ng tubig. Nawasa? Nawasa, base doon sa pressure. Oo, magbabase sa pressure yan kung kaya niyang akyatin yung tanke. Oo, ibig sabihin kahit na naka-off yung motor, magkakarga pa rin ng tubig sa taas. Oo sir, magkakarga pa rin kung kaya niyang akyatin yung tanke natin doon sa taas. Okay. Pero hindi niya kaya, san yung motor ang gumagana, di puno na yung tanke natin doon, hindi niyo na ito magagamit. Tatakpan ng gravity na ito eh, bigat ng tubig ng tanke. Yun ang gagamitin ng mga unit na ngayon. Ang susupply ng Maynilad lang, itong sister tank. Okay. Ito yung patayan ng sister tank, sir. Baka sakaling, kaya hindi nyo patayin doon kung nakaproblema yung float valve natin doon sa sister tank. Dito lang tayo magpapatay. Bukas to, sir. Ganito yung pabukas. Yan. Papatay. Ito yung papatay. Ayan. Patay na siya. Oh, yun yung papunta sa... Sa sister tank. Ito yung ginamit namin sa pang-sip-sip ng motor. Sa, galing sa sister tank ko sir eh. Ginamit namin premium adapter, elbow, onion patente, coupling reducer, premium adapter na 1-in-1 port. 1-in-1 port, coupling reducer na 1 media. Sa 1-in-1 port. Pero ito, puro 1 media na ito. Puro PPR yan sir, matigay na klase yan. Ito may adapter na 1. Sa coupling reducer na 1 by 1-in-1 port. Nag-take kami dito kasi kailangan ng primer. Ito yung primer na malalaman natin kung sira yung float valve. Kung nalaglag yung tubig niya yan, kung binuksan natin, nalaglag yung tubig, sira yung float valve natin sa ilalim. Sa ilalim. Oo, sir. Pero kung ano naman, lagi ito nakasarado, hindi pwedeng buksan ito. Kung ayaw magsisip, doon lang buksan. Kung sumirit siya, doon na natin patayin. Kasi hindi nasira yung football natin. Pero dito tayo magbabase doon sa baba. Saan itong ginamit namin, 1-in-1 port na yung patente, adapter na 1-in-1 port din. Swing valve, sir. Ito yung magpapatay ng ano, kung nag-automatic na yung motor natin, namatay na, yung tubig ng riser, hindi siya babalik. Tatakpan niya to. Ito, patayan naman to. Baka sakaling nasira itong motor ay, patayin natin, yung tubig hindi siya babalik. Baka kalasin natin. Sige, ipa-repair sa mga nagdito ng mga motor. Hindi naglagay kang ng gate valve. Ito, kailangan nakabukas lagi to. Hindi siya pwedeng patayin kasi kung pinatay ito sa nagsisip siya motor, sigurado sira itong motor natin. Itong ginamit elbow sa female adapter. Yan yung pasupply na doon sa tanki. Pasara to. Ganyan pasara. Ito, pabukas pa ganyan. Doon natin malalaman kung sira yung float valve natin kung nalaglag tong tubig na to. Pero kung hindi nalaglag, okay yung float valve natin. So yan dapat laging nakasara yan? Oo, sara to. Laging kasara. Sara pa ganyan. Kailangan may tubig to lagi. Kasi kung walang tubig yan, kahit may tubig yung sister tank, hindi siya sisip-sip yan. Ito,
So, isasaktan lang natin to. Yan, sa supply ng kuryente. Yan, kantignan natin kung sumirit siya. Nagsisipit siya, magtara nyo na. Sobrado kung kakagana yung taas. Pero bago nyo isaktan siya, tignan nyo muna itong yung tubig niya. Kung meron. Kung wala, huwag nyo isasaktan. Lagyan nyo ng tubig ulit. Kung marami ng tubig kayong na ilalagay, nalalaglag pa rin. Huwag nyo nang pilitin kasi masisira lang yung motor natin. Isasaksak na lang namin, basta may tubig dyan, hindi bumababa, mag-akit na natin. Oo, mag-akit yan sir. Hindi siya mahirapan kasi may tubig siya. Sa nito ay may pundo na tubig to. May pundo na. Hindi yan malalaglag kasi mayroon to. Pinball. May dry protection to sir, doon sa sister tap. Baka sakaling maubos yung sister, hindi nagkakarga yung may needle sa sister tap, maubutan. Siya yung magpapatay ng ito, kung walang naman yan. Ah, okay. Bababa din yun. Dito. Oh. Pagbaba ng tubig, automatic, mamamatay din yung makina. Oo. Kailangan nakatangat lagi yung float fix dyan sa system tank. Dalawang float fix natin dyan sa taas, baba. Okay. Kailangan ng dry protection yan eh. Baka sakaling naubusan yung system tank, walang naman sir. Bababain ko sa, hindi siya handa. Okay. So okay lang na nakasaksag lagi? Oo, sir. Basta may float switch siya. Okay. Dito, sir, kailangan nating may control valve natin dito. Gawa ng kung sira yung float valve natin, may emergency tayong patayan. May lakas, sir. Isang gate valve. Pero PPR na natin, sir, ang gagamitin natin. Kahit mga awang, hindi siya masisira yun. Kailangan natin ang male adapter dalawa sa isang gate valve. San doon sa taas? Tapos isa sa taas. Ayan sir. San? Dito, male adapter din dito. Oo, dyan sa elbow. Tapos sa gitna? Gate valve sir. Gate valve. Depende sa inyo kung anong taas o baba. Yun yung, kung nasira yung float valve natin, dito tayo magpapatay din. Hindi na siya aapaw. Dito, kailangan natin ng gate valve, control valve. Ito yung supply ng unit. Itong nagbibigay ng tubig ng mga unit dito kung magagamit na natin yung tangke. Sa nito, ito yung supply ng tangke natin. Galing sa pump, tubo ng pump papunta sa tangke. Ito yung gravity. Pabagsak sa mga unit. Bigat na tubig ang magsusupply sa mga unit, sir.